Dahil maganda na ang daanan, higit ding pinagtutuunan ng pansin ang seguridad sa bagong lansangan. Lalong-lalo na sa safety ng mga pangpasahero kasi noong magkitid yung kalsada, maraming aksidente. Talagang nagpapasalamat kami kay GMA na nung siyang naging presidente dito, naging kumpleto yung ano namin, kalsada namin. Kaya maraming salamat kay presidente. Sa kahabaan naman ng Bontok Tinglayan at Tinglayan Tabuk Road section patungong lalawigan ng Kalinga ay halos 78% na ang natatapos. Higit kasing malaki ang magiging benepisyo ng mga taga-Cordillera sa mas maaasahang kalsada. Pag yan, kamukha ng mga nagtitinda ng gulay na nanggagaling ng Panawi, ang dating tina-travel nila ng mga 10 hours, ngayon eh mga 4 to 5 hours na lang. At dating tina-travel na Tabok to yung iba, kung pupunta sila ng Tabok, pupunta sila ng Kalinga, pupunta na, dadaan sila ng Cagayan Valley Road. So ngayon, kung ikaw ay pupunta ng, gagaling ka ng Baguio, pupunta ka ng Tabok, pwede na daanan ito na ito nga ang Alcima Highway, then Bontok to Tabok na. Laki ang benepisyo siya, sir, kasi madali na ngayon ng magbiyahe papuntang bayan ng Tabok. Kasi noon, makitid ang kalsada namin noon, kaya nahihirap ang kami papuntang bayan. Saka, abutin kami ng mga 5 oras hanggang 6 oras bago kami makakarating sa bayan ng Tabok. Ngayon, madali na ngayon, mas lalo na kung makumpleto na yung simento, abutin na lang siguro ng 2 oras, nandun na kami sa bayan ng Tabok. Ganun din ang papuntang Baguio. Maalaala ko na nung bata pa ako, si ex-president Diosdado Macapagal, nagbigay po siya ng meron siyang programa noon na EEA na tawagin natin Emergency Employment Administration. Pero kanya na manual labor yun. Kumanta rin ng kalsada namin noon. Kalsada natin. Pero ngayon, si yung anak na naman niya na si GMA, siya na ang nagbigay ng malaking pondo na tinatawag natin. So na ngayon, pasalamat kay sa presidente namin, natin na si GMA, na siya lang ang tanging presidente na nagkaroon kami ng ganitong kagandahan ng kalsada natin ngayon. Sa ngayon, dito sa Kalinga, we can now taste yung freshness of mountain trail vegetables sa mga dining tables namin. And then in exchange, yung mga palay traders natin sa Kalinga, hindi lang sa region 2 ang outlet nila ng palay, ang mga bigas. Pati rin sa mga brother natin sa Mountain Province, sa Baguio, sa Benguet. Dito na rin nanggagaling ang mostly na supply ng bigas. Madam President, pinapaabot ko ang pasasalamat ng Tiga Kalinga kasi sabi nila siya lang daw ang presidenteng naglakas loob na mag-invest sa kalsada. Kaya salamat, Madam President. Talagang maraming naitulong sa unang-una sa mga transport kwan. Talagang napakaganda. Yung nga nasabi ko kanina, yung una, yung nagbibiyahe ng gulay, dati-dati, bibiyahe nila yung gulay nila pag alis ng Banawe, pag dating dito sa Baguio, medyo bulok nga. So, sa ngayon, sa bilis ng pagta-travel, alis sila doon, sariwang-sariwa pa pagdating dito. Then, yung transport group, alam mo naman, kung masama ang kalsada, ikaw ay namamasada, masyado yung maintenance mo. Sa ngayon, ginawang ginawa sila at makakatipid sa unang-una sa maintenance.
then sa gasolina. So maraming epekto sa mga kababayan natin ng ginawang ito na ating mahal na Pangulo. Sa mga nagdaang panahon, tila napag-iwanan ang rehiyon ng Cordillera pagdating sa mga proyektong pang-imprastruktura. Ngunit ngayon, bakas na sa mukha ng mga taga rito ang kasiyahan sa kaunlarang dala sa kanila ng pamahalaan. Patuloy nating aantabayanan, lalo na yung mga kalsada. Ang totoo nito, marami pa tayong dapat gawing kalsada dito sa Cordillera na nakipag-coordinate kami sa NEDA. Wala pa tayong mga kalsadang interconnecting yung mga distrito. Kamukha nung kung pupunta ka ng Apayao, hindi ka pa pwedeng didiretso ng Apayao kung hindi ka dadaan muna ng Cagayan o Tagigaraw. Kamukha ng Abra, kung pupunta ka ng Abra, dadaan ka muna ng Ilocos Norte para makarutan ka ng Abra. So, yun ang mga susunod natin mga gagawing project. Siguro, siyempre, conforme sa pondo yan, pero yan ang tututukan natin. Kanina inihatid namin sa inyo ang LGUs na sumusuporta sa mga programang pangkalikasan ng pamahalaan. Last April 22, pinangunahan naman ni Pangulong Arroyo ang paggawad ng Presidential Award on Child-Friendly Municipalities and Cities. Pinampagkilala sa pagsusulong ng mga ito sa karapatan, proteksyon at pag-unlad ng mga kabataan. Ang pagpaparangal ay alinsunod sa Executive Order 184 na bahagi ng commitment ng Pilipinas bilang signatory sa Convention on the Rights of Child ng United Nations General Assembly noong November 20, 1989. Binigyan parangal din ng Pangulo ang New Lucena, Iloilo, ang Tayabas, Quezon, ang Tagaytay City at ang Naga City sa pagiging child health conscious LGUs ng mga ito. Natapos na naman ang 30 minuto ng talakayan. Next week, samahan nyo kaming muli dito pa rin sa The Working President. Ako po si Jolina Magdangal. Magandang araw.